Po, magandang gabi po kasi gabi po ngayon dito sa Saudi Arabia. So, ikaw kung nasaan ka man ngayon, magandang araw sa iyo, gabi, umaga or ano man diyan sa iyo, lahat maganda sa iyo at saka salamat sa iyong panonood dito sa aking bahay or sa aking channel. So, welcome po sa Sakina Vlog at salamat sa iyong panonood. Ngayon, gabi na po dito sa Saudi Arabia. Ang oras po dito sa Saudi ngayon ay alas 8 ng gabi. So, alas 8 na ng gabi, pero mag-uusap tayo. Kasi, gusto ko lang makipagkwentuhan sa'yo. Kasi, wala naman akong ibang kakwentuhan, kundi ikaw na lang. Ikaw na lang yung kukwentuhan ko ngayon. Mag-uusap tayo. So, kung ikaw nanonood sa akin ngayon, tayong dalawang mag-uusap. Oh, di ba? So, ngayon, ang gusto kong pagkwentuhan natin ay tungkol po sa sahod. Kasi madalas po nating naririnig, pag sumahod tayo ay dumaan lang sa palad natin yung sahod natin. So, ito yung palad natin. Ito yung sahod natin. So, ganon. Dumaan lang siya. Okay. Dumaan lang daw. So, dumaan. Tatanong ko naman sa'yo, bakit dumaan lang sa palad mo yung sahod mo? Siguro, sinasabi mong dumaan lang sa palad mo, ay siguro kung paano mo siya ginastos. Diba? Or ako, katulad ko, sasabihin ko na dumaan lang sa palad ko. Maaring dumaan lang sa palad ko kasi nakadepende yon sa akin kung paano ko ginastos yung sahod ko. So ngayon, ang itatanong ko naman sa'yo, bakit nga ba dumaan lang sa palad mo yung sahod mo? Seryoso ka? Kasi ako, hindi ako seryoso. Ganito lang yan. Pag sumahod ka, huwag mong padaanin sa palad mo. Padaanin mo sa katawan mo. Alam mo ba ang ibig ko sabihin? Nasabi mo, sige, tinanggap mo yung pera, lumabas, pinadala mo, dumaan sa palad mo. So, dumaan lang sa palad mo. So, ang sasabihin ko sa'yo, pag ikaw ay sumahod, huwag mong padadaanin sa palad mo. Padaanin mo sa palad mo, at padaanin mo sa buong katawan mo. Ganon. Halimbawa, kasi ganito yan eh. Sasahod tayo tuwing katapusan, or tuwing kinsinas. Depende yun sa atin kung kailan tayo sa sahod. So, di ba? Pag wala pa yung sahod natin, nakakatamad. Pero pag malapit na yung sahod natin, ayun na, excited na tayo kasi malapit na tayong sumahod. Di ba? At pag dumating na talaga yung sahod natin, ayun na, para na tayong nakalutang sa hangin. Kasi nga, andyan na yung sahod natin, di ba? So, hindi natin namamalayan sa sobrang saya natin na bigla tayo, na pagastos tayo. So, ang gagawin mo para hindi mo sasabihin na dumaan lang sa palad mo, kasi di ba matagal natin inantay yung sahod natin. Sa sobrang tagal na antay natin ang sahod natin, kakakayod natin, sumakit na yung katawan natin, lahat-lahat ng parte ng katawan natin, sumakit na. So, ang gawin nyo sa pera, so ito nga, ito sahod ko. Gawin nyo sa pera, kung saang parte, kukunin nyo muna yung pera nyo, syempre. Tsaka huwag nyo muna ipadala. Gagawin nyo sa pera, kukunin nyo, at lalagyan nyo ng alcohol muna, bago nyo ipahid siya yung katawan. Kasi, baka merong, diba? So, kung saan ng parte ng katawan mo ang masakit, doon mo siya ipahid. Masakit ang likod mo, itapal mo siya doon. Masakit ang balakang mo, itapal mo siya doon. Kung saan man ang parte ng katawan mo ang masakit, doon mo siya itapal muna. Patirahin mo siya doon ng isang gabi. Isang gabi, or depende yun sa'yo kung kailan mo patitirahin doon yung pera. Itapal mo muna doon para maramdaman mo yung pera mo, para hindi mo sasabihin, para hindi mo sasabihin na dumaan lang sa palad mo. Kasi pag nilagay sa palad mo yung pera,
at pinadala mo agad, ayun nga, dumaan na nga sa palad mo talaga. So, pero pag pag binigay sa iyo yung pera, itatapal mo muna yan sa buong katawan mo, sa parte ng katawan mo dyan na masakit, naramdaman mo na hindi siya dumaan sa palad mo. Dumaan siya sa parte ng katawan mo na masakit. Di ba? Ganun lang yun. Ganun lang yun. Okay. Okay, joke lang yun. Joke lang yun. Kasi ganito tayo eh, di ba? Nagtatrabaho tayo. Nagtatrabaho tayo. Mahirap, mahirap yung trabaho natin. Mahirap yung trabaho natin. As in, sobrang hirap. Pag sumahod tayo, parang masaya, di ba? Kasi lahat ng hirap natin ay mayroong saya. Mayroong saya, di ba? So, ano, parang sasahod tayo ngayon or natanggap na natin yung sahod natin para tayong nare-refresh. Parang ako, ganun. Pag sumahod ako ngayong araw, maaga pa, halimbawa, maaga pa, binigay na ng amo ko yung sahod ko. Na-excite ako. Masaya ako. Masipag ako. Para akong na-refresh. Sinasabi ko sa inyo, pag bagong sahod ako, lagi akong makikita ng amo ko na nahawak ko yung timba na may basahan. Hawak ko lagi yung glass cleaner. Lagi nila akong makikita na lagi may timba, lagi may glass cleaner na hawak, or lagi akong may dustpan tsaka walis na hawak. Kasi masipag ako, kasi kakasahod lang ako. Kakasahod ko lang eh. 'Di ba? Ganun tayo, pero pag lumipas na 'yun, 'di ba? Tatama rin na tayo, nakakapagod na lahat nararamdaman na natin. So, 'yun nga, kaya pag sumahod kayo, itapal niyo muna yung pera sa katawan niyo na masakit. Ganun lang 'yun. So, joke lang nga 'yun. Ito po kasi 'yun talaga. Pag sumahod po tayo kasi, huwag po tayong ubos-ubos. Huwag po nating ubos-ubusin yung sahod natin. Kasi, uubusin mo yung sahod mo. Kasi, iisipin mo na sumahod ka ngayon. So, okay lang na maubos. Kasi, sa susunod na buwan, ay sasahod ka uli. Ganun ang isipin mo. Ganun ba? Kaya, wala kang naipon. So, dekada-dekada ka nang nagtatrabaho, dekada-dekada ka na dito sa Saudi or saan mang parte ng pagiging OFW mo, dekada-dekada ka na, nga-nga ka pa rin. At lagi mo sinasabi, duwan lang sa palad mo. Tapos lagi mo sinasabi, ay nako, ilang taon ako sa ganito, wala naman akong naipon. So, wag po kasing ganun. Hindi ko naman sinasabi na, oo, marunong ako. Kasi wala rin naman akong naipon. Diba? Pero, syempre, may mga bagay tayo na nabibili, may mga bagay tayo na a-achieve. Unang-una kasi dapat magkakaroon po tayo ng goal. So, una, diretso tayo sa goal natin. Kung ano yung goal natin, yun yung paglalaanan natin ng pera. So, maliban doon sa goal na yun, kailangan meron tayong ipon. Maliban doon, kahit na kaunti, meron po tayong ipon. Ganito yun. Pag sumahod ka kasi, huwag naman yung ubos-ubos. Kahit papano po, kahit maliit po, magtira ka po. Magtira ka para sa ipon mo. Magtira ka kahit gaano kagipit, kahit ano pang mangyari, magtitira ka na para doon sa ipon mo. Para talaga siya doon sa ipon mo. Buwan-buwan mo yun gagawin. Na kahit anong mangyari, meron ka talagang tinabi talaga para doon. Kahit pasabihin mo na maliit ang yun ay tabi mo ngayong buwan, ngayong sahod mo, maliit ang yun ay tabi mo, at least meron kang naitabi. Alam mo sa sarili mo na meron kang tinabi. Diba? Hindi dumaan ang sahod mo na wala ka talagang naitabi. Pangalawa po, huwag po tayong gastos ng gastos. Hindi po porke sumahod ka at nanghingi si ganito, pikit mata ka na lang na magbibigay. Kasi inisip mo na sa susunod na buwan ay sasahod ka uli. Diyos ko naman, kumusta naman, nakakapagod yung ganun. Nagtatrabaho ka tapos basta mo na lang inabot yung pera mo. Kasi inisip mo na sa susunod na buwan ay sasahod ka uli. Huwag ganun. Dapat
Meron tayong listahan palagi bawat sahod natin. Halimbawa, may listahan tayo ganito kay ano, ganito kay ano, ganito kay ano. Bayad sa ganito, bayad sa ganito, bayad sa ganito. Hindi ka na dapat susobra doon. Kung magkano lang yung binibigay mo doon at yun talaga ang importante na kailangan mo bayaran buwan-buwan, yun lang talaga yun. So kung meron ka pang sumubra ng konti, idagdag mo siya doon sa sahod mo. Ang importante po talaga ay gumawa po tayo ng listahan. Papakita ko lang sa inyo. Kaya po ako lagi may notebook sa higaan ko. Parang ganito po yan, oh. Hindi nyo kasi hindi nyo makikita yan. Gumawa po tayo ng ganito buwan-buwan. Na, kasi alam naman natin na yung iba dyan ay buwan-buwan talagang meron talaga silang binabayaran. Kung ano man yun, ay nasa sa inyo na yung kung ano yung binabayaran nyo. So, gumawa tayo ng listahan na yun talaga yung babayaran natin buwan-buwan. So, kung meron man dyang sumubra, idadagdag po natin doon sa ipon ninyo. So, ang ipon nyo at lahat ng bayaran nyo, nandyan siya nakasulat lahat. Kung magkano ang para sa ipon nyo, magkano ang para sa ganito, ganito. Halimbawa, yung pinadala mo ay ganito. O, ayun. Halaga ng pinadala mo, magkano yan? Hulog sa bangko na ganito, magkano? Hulog sa SSS, hulog sa BPI, hulog sa kung ano man yung insurance ang meron kayo, lahat yan nakatutal po yan. Pag sumubra, idagdag nyo po doon sa ipon nyo. So, pag may humingi po sa inyo, alam nyo po na meron po kayong listahan at alam nyo po kung magkano lang yung pwede nyo ibigay sa kanya or ipahiram sa nanghihiram sa inyo. Pero, mas importante po talaga na hanggat maaari ay huwag po tayong magpahiram. Kasi po, pag nagpahiram po tayo, lalo na't pera yung pinahiram natin, ay asahan mo po talaga na malabo ka ng babayaran. Kasi, bibihira ngayon ang mga tao na nagbabayad ng utang. At saka, kung ikaw ay inutangan, ang kadalasan pa, yun pa ang pagmumulan ng away. Diba? Kasi, ikaw na ang inutangan, ikaw na ang maniningil, ikaw pa ang aawain. Diba? Ikaw pa ang mahihiyang maningil. So, ang importante po, huwag ka na lang magpautang. Ganon. So, bakit tayo nag-iipon? Bakit nga ba nag-iipon tayo? Nag-iipon po tayo kasi hindi po kasi natin alam kung ano yung bukas. Hindi natin hawak kung ano ang mangyayari bukas. Malay mo, biglang ganito. So, wala kang ipon, wala kang madudukot. Kung meron kang ipon, meron kang madukot. Hindi ko sinasabi na yung ipon mo, yun yung gagastusin mo para sa goal mo. Kung ano yung goal mo, yun yung pag-iipunan mo, mayroon siyang halaga na para doon, mayroon kang halaga na para doon sa ipon mo. Kahit konti lang, 50 real o magkano man yan, lahat ng gusto mong gawin, pag-ipunan mo. Pag-ipunan mo, huwag mo siyang biglain. Kung meron kang gustong bilhin, pag-ipunan mo rin muna. Kurot-kurotin mo muna doon sa sahod mo, pag-ipunan mo. Pag sumakto na, saka ka bumili. Kasi pag kukunin natin ang biglaan yan sa sahod natin, malaking aray yan sa sahod natin. So, ang importante, kurot-kurotin muna natin sa sahod natin at saka iipunin natin. Pag nagkasya na, saka natin ibili. Yun po ang dapat mong gawin. Dapat alam mo kung paano mo pagkakasyahin yung pera mo. At saka po, huwag kang bili ng bili. Dapat alam mo yung needs at saka want. Diba? Baga, yung needs, yun yung needs mo. Kailangan mong bumili kasi needs mo. Diba? Kailangan mo siyang bilhin kasi needs mo. Diba? Kaysa doon sa
want mo lang. Diba? Diba? Binili mo kasi want mo lang. Diba? Pero hindi mo alam kung saan mo gagamitin. Hindi mo alam kung kailangan mo ba talaga. Halimbawa, bumili ka ng damit. So, ang damit, para saan ang damit? Siyempre, isusuot, diba? Oo, isusuot mo. Pero saan mo isusuot? Importante ba? Kaya binili mo? Kung oo, ibig sabihin, needs mo. Kailangan mo talaga. Ito, kailangan mong bumili. Diba? Pero pag hindi mo alam kung saan mong gagamitin, luho mo lang, binili mo lang, kasi luho mo lang, hindi po dapat ganun. Dapat huwag natin bibilhin kung hindi natin alam kung saan natin gagamitin or may paggagamitan ba tayo, hindi natin alam at ang kalalabasan ay naitambak mo lang. Bumili ka ng gamit na hindi naman kailangan, ang nangyari, tinambak mo lang din. Kung ano mang bagay na binili mo na hindi mo naman pala kailangan, nasayang lang, di ba? So, huwag tayong bumili kung hindi naman importante at hindi naman kailangan at luho lang naman. Di ba? Kung sasabihin mo naman na damit, hanggat maaari na mayroon tayong damit na pwede pa, yun muna ang isusuot natin. Huwag muna tayong bumili ng damit na gusto mo palit ka ng palit ng damit, gusto mo ganitong damit palagi, na mayroon ka naman palang damit dyan na pwede pa. Yes. Di ba? As long as malinis yung damit mo, pwede yon. Yun ang isuot mo. Di ba? Mga gamit mo, hanggat nakakagamit ka ng gamit mo sa bahay, kung ano man yung pwede pa dyan, yun ang gamitin mo. Huwag kang bumili na hindi mo naman pala kailangan. Kasi may mga tao akong kilala, nabili sila ng bili. Wala na nga silang pera. Bili pala sila ng bili. Bili sila ng bili ng radyo. Bili sila ng bili ng speaker. Tapos itatambak lang naman pala kasi may speaker pa sila. May radyo pa sila. And dami nang tumutunog. Diba? Tumutunog na yung speaker. May maliit na radyo ka pa. May speaker ka pang maliit. Saan mo ba talaga gagamitin? Sabay-sabayin mo bang gamit yun? May kilala akong ganun. Hindi po dapat ganun. Bumili lang tayo pag may kailangan. Kung ano yung kailangan natin, yun yung bibilhin natin. Pag alam natin na kailangan talaga natin, pero yung hindi natin kailangan, wag na natin bilhin. Ang importante po talaga ay mag-ipon po tayo. Kahit anong mangyari, bawat sahod natin ay mag-ipon talaga tayo. At wag mo ring sasabihin na meron kang ipon. Meron kang inaasahan na dudukutin. Yung ipon mo, ay ipon mo yon para sa kung saan. Hindi para dudukutin mo pag ikaw ay nagipit ka lang na simpleng gipit lang naman. Pag simpleng gipit mo lang naman, huwag mo na siyang dudukutin. Hanggat magagawa ng paraan, gawan mo ng paraan. Huwag kang umasa doon sa ipon mo. Ganun po yun. So, kaya mas marami sa atin kasi na sinasabi nila na dumaan lang sa palad nila. Yung pera. Dumaan sa palad mo kasi hindi mo alam kung paano mo ginastos yung pera. Diba? Parang manhid ka kasi. Parang manhid ka. Galit na ba ako? Hindi ako galit. Manhid ka kasi iniisip mo lang na bukas sasahod ka uli, susunod na buwan sasahod ka uli, so may pera ka uli. Diba? Hindi po ganun. Huwag po ganun. Para hindi po natin sasabihin na dumaan lang sa palad natin. Lagi tayong mag-ihipon. Kasi, lilipas ang mga buwan, taon, ilang taon dyan, yung ipon natin, dadami na po yun. Kahit nasabihin natin na wala tayong naiano dyan, wala tayong malaking ipon dyan, at least kahit papano, meron kang madukot. Pag may dumating ang panahon na emergency, meron kang nadukot kasi meron kang ipon, hindi ka nganga. Diba? Mahirap kasi yung bumilang ka ng ilang taon dito. Bumilang ka dito ng ilang taon-taon, ilang dekada dito sa Saudi, o kung saang parte ka man ng mundo nagtatrabaho, bumilang ka ng taon-taon, wala ka namang naipon. Nganga ka pa rin. Diba? Huwag ganun kasi sobrang hirap magtrabaho dito.
Ang importante po, lagi po tayo mag-ipon, 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 mag-ipon. Kasi hindi natin hawak, malay mo, bigla ka na lang pinatalisik sa trabaho. Malay mo, biglang si ganito, nangailangan ng pera. Malay mo, si ano, kung sino man dyan na malapit sa'yo ay nangailangan ng pera at kailangan na kailangan talaga. So, ikaw, at least, kahit pa paano, meron kang maitulong sa kanya o meron kang pinaglalaanan na kung ano man yun, meron kang madudukot. Yun po ang importante. Kailangan po lagi nating hati-hatiin yung sahod natin. Huwag nating palalampasin ang buwan na sumahod tayo na wala tayong naitabi kahit konti po. Magtabi po tayo ng kahit na konti. At saka, dapat po lagi kayong may listahan para alam nyo kung saan nyo ginagamit yung pera nyo, importante ba yung pinagagamitan nyo ng pera nyo, ganun po. Kasi, oo, wala din naman akong ipon, pero masasabi ko, okay lang sa akin. Hindi naman sasabihin na, syempre, mayroon akong ipon kasi syempre, yung binabayaran ko, tulad ng mga SSS, mga insurance, mga kung ano man dyang mga bayarin ko na life insurance. So, ibig sabihin, kahit pa paano, mayroong ipon. Diba? Kasi ipon yun eh. Pagdating ng araw, balang araw, makukuha ko yung inipon ko na yon. So, kaya naman ginawa kong ganun kasi ngayon nagtatrabaho ako. Nagtatrabaho ako ngayon, di ba? So ngayon magtitiis muna tayo. Magtiis muna ako ngayon, magbayad muna ako sa lahat ng pinasukan ko na kung ano man diyan, kung ano mang insurance diyan. Babayaran ko muna lahat, magtiis muna ako ng ilang taon na magtatrabaho ako para mabuo ko lahat, makumpleto ko yung binayaran ko na yun na insurance na yun. Kasi, balang araw naman po, para di naman yun sa akin, para sa mga anak ko, na meron po silang makukuha pagka ako'y namayapa na, or nananahimik na, or kung ano man. At saka, para na rin sa akin, para kung sakaling dumating ang panahon, syempre, na hindi naman tayo lagi malakas, meron po tayong madudukot. Mahirap po yung matanda na tayo, wala tayong naitabi na pera kasi lahat aayawan po tayo ng mga kamag-anak natin. Pwera na lang po kung meron kang naitabi na pera, at least meron kang madudukot, meron kang magagasto sa sarili mo. Yun kasi ang importante na meron tayong makukuha balang araw, ganun. So, yun nga, parang ano ba yung sabi? Marami kasi tayong salita na ano eh, na pwedeng matutunan sa bawat isa sa atin. Marami tayong aral na pwede natin matutunan. Mayroon ako narinig sa isang teacher na sinabi niya na ano ba yung sabi na? Sacrifice now, enjoy later. So, yun yung ginagawa ko para sa akin, ha? Para sa akin, yun yung ginagawa ko sa ngayon. Sacrifice ako now, enjoy ako later. So, hindi po kay nagtatrabaho ako ngayon, OFW ako ngayon, ay bibilang na ako ng dekada-dekada dito para magtrabaho. Hindi po ganun yun. Bago ako nagtrabaho, mayroon po akong goal kung ilang taon lang akong magtatrabaho. Kung matapos na yung lahat ng bayaran ko, tama na. So, yun yung hinasabi na sacrifice now, enjoy later. Huwag yung enjoy now, sacrifice later. Ganun po. Huwag po yung ganun. Lagi tayong may natutunan sa bawat isa sa atin. Kailangan lang yung bawat ano ba tawag dito? Paano ba sabihin? Yung bawat hirap natin ay pahahalagahan natin. Kahit na yung iba naman dyan, iba naman kasi yung katuwiran eh. Diba? Mas marami sa atin na iba talaga yung katuwiran.
Pero wala na tayong magagawa doon kasi yun ang katuwiran nila eh. Yun ang paniniwala nila eh. Kasi maraming nagsasabi na, kaya ka nga nagtatrabaho eh. Kaya ka nga nagtatrabaho eh. Para meron kang magamit, para meron kang ma-enjoy. Malay mo, mamatay ka na bukas. So, hindi mo na-enjoy yung pinaghirapan mo. So, mayroon ganun na katuwiran. So, wala tayong magagawa doon. Meron naman kasing katuwiran na, oo, maghihirap ako ngayon. Magtatrabaho ako ngayon. Magsasacrifice ako ngayon. Kasi, pag namatay ako, hindi ako poproblemahin ng anak ko. Hindi ako poproblemahin ng kamag-anak ko. Mahirap po kasi yung namatay na nga tayo, poproblemahin pa tayo ng kamag-anak natin. Kasi pambili ng kabaong, pang ano natin. Isipin mo lang, pag ikaw ay namatay, magkano ang ginasto sa'yo? Magkano ang gagastusin sa'yo? Tapos wala kang iniwan na wala kang iniwan na pera, wala kang panggastos, wala kang ipon na naiwan. So, sino ang nagsasacrifice? Natural, yung kamag-anak mo. Pamilya mo ang magsasacrifice. Diba? Kasi wala kang inipon para sa sarili mo. Kahit sarili mo na lang sana yung pinag-ipunan mo. Para kung sakaling kunin ka na balang araw, eh, hindi na mong problema yung maiiwan mo. Mga kamag-anak mo, ay hindi na mong problema sa'yo. Kasi mahirap yung mamatay ka na, iwanan mo pa sila ng utang na 100,000. Ay, Diyos ko. Pare-pareha lang tayo, mahirap. Ganun po yun. So, sana po, yun lang po. Sana ay mayroon kayong natutunan sa akin. Kahit ganun, na minsan, mahirap intindihin kasi iba-iba tayo ng paniniwala. So, kung ikaw ay naunawaan mo ako, salamat sa'yo. Kung hindi naman, nasa sa'yo na yun. Diba? Kasi lahat naman tayo ay may kanya-kanyang opinion, may kanya-kanyang paniniwala. So, yun lang po. So, yun lang po. Bye-bye na. At maraming salamat sa iyong panonood dito sa aking channel. Kung hindi pa kita subscribers, isubscribe mo na yan. Pindutin mo na yung bell button, yung bandang taas, yung mayroong kalimbang. Yun ang pindutin mo para ma-notify ka every time na may upload ako. At saka i-like nyo na rin po. Maraming salamat po. Bye-bye and good luck. Bye-bye.